Ito ang makikita sa bench ng Ateneo na kung saan ay handa na ang mga bagong key players para sa next season. Present ang batang Gilas na si Mason Amos at ang pinakabata sa Gilas Seniors na si Francis Lopez. Ito na nga ang update sa kanya, meaning hindi siya nakapirma sa Overtime Elite kaya eligible siya sa UAAP. And para sa UP naman ay kanilang inaaray ang labang ito para sa kanilang kasamahan na si Sab Lucero. And speaking about the game, ay naging mainit ang simula ng Ateneo na may 9-0 start. Naging mainit agad ang shooting ng Blue Eagles. Mas naging agresibo at nagiging successful ang mga plays. Kaya ang resulta, first quarter pa lamang ay lamang ang Ateneo Blue Eagles ng 16 na puntos, score na 30-14. Sa pagpasok naman ng second quarter ay tuloy-tuloy pa rin ang domination ng Blue Eagles. Ramdam na ramdam ang pagkawala ng Athletic na si Sab Lucero pero hindi masyadong naramdaman na pumalit sa kanya. At ang resulta ay nakaatang pa rin kay Carl Tamayo ang pag-aangat sa UP na may 10 points sa halftime at kailangan pa rin kumayod ng kanilang MVP import na si Malik Diouf. Again, maganda ang shooting ng Blue Eagles. Maging itong si Gio Chiu ay pumasok ang kanyang 3. Although maraming pagkakataong humahabol ang UP sa second quarter, natapos ang first half, lamang pa rin ng 15 ang Ateneo sa score na 47-32. Kitang-kita ang napakalaking diferensya, 20% lamang sa UP, samantala ay buenas ang Ateneo na 55% sa perimeter. Sa pagpasok naman ng third quarter, mahigit isang minuto pa lamang ay umangat na sa 20 ang lamang ng Ateneo sa kanilang makasunod na field goal. Pero tinawag ang fighting maroon kaya lumalaban ng UP at naibaba pa sa single digit ang kalamangan ng Ateneo dahil sa assist ni James Spencer kay Henry Galinato. At sinundan pa ito ng sariling 3 ni James Spencer para maibaba ang kalamangan sa 6. Pinakalaging crucial ang mga huling segundo at naibaba pa ng UP ang kalamangan sa 3, 17 seconds ng laban. Dito na alarma sila Coach Tab Baldwin at pinag-isipan ang kanilang mga final plays. Well, sa kabila ng mga pagkakataon sa paghabol ng UP at naging down the wire pa ang laban ay hindi natinag ang Ateneo. It's a heartbreaking loss para sa Maroons na umaasa sana ng back-to-back championships. Walang dapat ikaya ang UP dahil naging matibay sila the whole season hanggang sa laban ngayong gabi. Panalo ang Ateneo sa score na 73-67. Pero isa rin sa pinakamagandang nangyari ngayong gabi ay ang pagbibigay pugay kay Sab Lucero sa kanyang malaking kontribusyon sa UP.